Nakatanggap na ang DILG ng mga 60,000 reklamo na hindi sila nakatanggap ng ayuda, hindi sila nakikita sa listahan. Kung meron tayong national ID system, hindi mangyayari yun. Itong nakaraang linggo ay nalunsad na ang National ID System. Matagal na natin pinag-uusapan ito at pati ako na-excited ako at mukhang marami din sa ating kababayan natin. Tuwan-tuwa na meron na rin ang National ID System at lampas na ng 28 million ang nag-register. Sa dami na nag-sign up, mukhang hindi kinaya ng sistema kagad kaya nagkaroon ng konting glitch. Palagay ko hindi natatagal at maayos na yan lahat. Ano ba ang National ID System? Ito ay sistema na lahat ng tao ay may hawak na ID na accredited ng ating pamahalaan na masasabi nating nandyan ang lahat ng kailangan ng impormasyon para servisyuhan ang taong bayan. Kaya't imbis na kalat-kalat na iba't ibang klase ang ID, meron na tayong isa. Naging matindi ang pangangailangan natin dito sa National ID dahil nga sa pandemya. At marami na tayong ibang sistema na sinubukan. Nandiyan dati yung transport card, pati yung RFID. Andiyan din ang paggagamit ng QR code. Lumaganap ang e-shopping. Pati yung pagkonsulta sa doktor ay nasa internet na. Ito lahat ng pamamaraan na ito ay para iwasan ang paghawa ng pandemya sa ating mga kababayan. Pinapag-usapan natin noon, test, trace, and treat. Lahat itong pangangailangan nito ay masasagot naman itong sistema natin ng National ID. Pwede tayo mag-contact tracing sa pamamagitan ng National ID. Ang mga LGU ay maaari nilang tignan na lang sino ba ang mga dapat mauna sa pagbakuna at paano sila makontakt. Nandyan lahat ng informasyon kaya nagiging mas madali ang pagkalat ng bakuna natin, lalong-lalo na sa mga nasa high risk na trabaho at nasa hotspot na lugar. Isa sa pinakamahalaga na magiging epekto nitong National ID ay yung tinatawag na integration. Lalo nang lalo na sa pamahalaan, pagka meron tayong central database, magiging integrated na ang paggalaw ng ating pamahalaan. Bawat department, kahit ang DepEd ang titingin, pareho yung nakita. DSWD ang titingnan, pareho yung nakita. Pag DILG ang naghahanap ng impormasyon, pareho pa rin ang impormasyon nakikita. Sa peace and order, may magiging epekto ito dahil halimbawa, merong wanted na hinahanap halimbawa ng LGU. Kung minsan, yung local lang na PNP ang nakakaalam nito. Kakaalat ka agad yun sa buong PNP, pati na sa customs, pati na sa immigration, pati na sa airport, lahat yan. Matitimbre ka agad. Pagka ito ay may tangkang lumabas ng bansa o nakita rito, maire-report ka agad. Malaking maitutulong ito sa lahat ng transaksyon, lalo na sa pamahalaan. Alam naman natin, pagka pumupunta tayo sa isang tanggapan, marami tayong pinipilapan na form. Minsan, duplicate, triplicate pa. Matatanggal na lahat yan at mas magiging mabilis at padali. Dahil hindi na kailangan mag-fill up at nandiyan na yung impormasyon. Nakatanggap na ang DILG ng mga 60,000 reklamo na hindi sila nakatanggap ng ayuda, hindi sila nakikita sa listahan. Kung meron tayong National ID System, hindi mangyayari yun. Dahil kung kompleto ang record ng ating pamahalaan, walang mawawala sa listahan. Titignan na lang yung sa National ID, sino ba itong mga ito? Sino ba dyan ang dapat bigyan? Tawagan na natin sila para maiabot ang pangangailangan nila. Yan ang isang halimbawa kung paano magiging mas mabilis at madali at mababawasan ng red tape ng serbisyo ng ating pamahalaan sa taong bayan. Itong National ID System, maraming solusyon ito para sa mga problema na hinaharap natin. Kaya't magparehistro na, makilahok na dito sa ating bagong sistema ng National ID para maging mas madali, para maging mas maginhawa. Lalong-lalo na sa gitna ng pandemya para mapabilis ang parating ng gamot at ang pagbigay ng tulong sa mga magkakasakit. It is another way that we can use to stay safe and to be kind. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.